Maligayang bagong taon po. Happy New Year, sabi nila. Bakit ba sinasabi natin na Happy New Year? Ano bang happy sa New Year? Well, yung New Year kasi, parang nagbibigay siya sa atin ng mga bagong possibilities, bagong opportunities, bagong taon, bagong pagkakataon. Marami sa atin ang hindi naging mabuti, marahil yung nakalipas na taon. Maraming mga failures, maraming mga nadulas, maraming mga na-disappoint, na-frustrate. Pero New Year comes along with it, new possibilities and new opportunities. Alam mo sa Bible may sinasabi diyan si San Pablo sa aklat ng Pilipos Kapitulo 3, ang talata ay 13. Itong ating mababasa. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot. Datapwat isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Sa bagong taon ay hindi lamang bagong pagkakataon, kundi pagkakataon din natin na limutin yung mga bagay na nakalipas. Yung mga bagay na kailangan na nating iwaksi at kailangan na nating iwanan. May mga tao sa buhay mong kailangan mo na talagang iwanan. May mga pangyayari sa buhay mong kailangan mo na, kagaya ng sinasabi ng isang kanta, i-let go. I-let go mo na yung mga bitterness. I-let go mo na yung mga pain. Patawarin mo na. Tanggapin mo na. Sabi ng wikang Ingles, those are water under the bridge. What is done, is done. Now is your new opportunity to move on. May mga tao talagang hindi para sa'yo. May mga trabaho talagang hindi para sa'yo. May mga locations talaga na gusto mong puntahan pero hindi para sa'yo. Kung anong meron ka ngayon, you rejoice and you celebrate sapagkat yung mga bagay na lumipas na hindi naging para sa'yo ay hindi para sa'yo. Marahil may mas mabuting inihahanda ang Panginoong Diyos para sa'yo. Kagaya ng sabi ni Pablo, yung mga bagay na nakalipas, nililimot ko na. Hindi naman ibig sabihin no na kalimutan mo na, wala ka nang maalala, nagkaroon ka ng amnesia, hindi. Ang ibig lang sabihin noon, huwag mo nang dadalhin sa buhay mo yung mga bagay na makapagpapabigat lang sa'yo. Dalhin mo ang kanyang mga aral, dalhin mo ang iyong mga natutunan, dalhin mo yung mga bagay na nag-grow ka, pero yung mga bagay na nadidepress ka lang, nakulo ang dugo mo pag naaalala mo, kalimutan mo na yan. Bagong taon, bagong pagkakataon. Ano pa raw ang gagawin? Sabi ni San Pablo, nililimot daw niya ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. New Year, new opportunities, mag-move on na tayo. Sabi ni Pablo, tinutungo ko yung mga bagay na hinaharap. Eh alam nyo, mahirap sa buhay yung maglakad ng nakapatalikod. Kaya sabi ni Pablo, nilimot na yung mga bagay na nasa likod. Pagka daw lumakad ka, hindi na kaganyan. Kundi lakad ka ng diretsyo. Sa possibilities, opportunity, baka nandyan lang yan, pero lingon ka ng lingon, hindi mo tuloy makita. Nasa harap mo na pala ang sagot ng Panginoong Diyos sa iyo. Bukod doon, sabi ni Pablo sa verse 4, nagtutumulin ako sa hangganan ng gantimpala ng dakilang pagtawag ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Ang mahalaga, matapos natin ang journey. Matapos natin ang karera. At kung matatapos natin, natapos nating kasama pa rin si Jesus. Hindi tayo bumitaw na kasama siya. Hanggang sa finish line, nagtumuling kang kasama ang Panginoong Jesucristo. Kaya kaibigan, Happy New Year! Happy New Opportunity! Maligayang bagong taon, bagong pagkakataon with Jesus Christ.